Oh, pre, jangan ngana pala, pre. Ano na, tara na. Tara na. Late na tayo sa ramen. Oo nga, pre. Huwag mo speaker. Buti, dila ka na pa yung pre. Uulan. Tara. Tara, pre. Ako si Gino Soto, 18 years old. Kasama ko po ang aking kaibigan na si Brian at pupunta po kami sa mga bar sa mga Maynila. Mag-a-racket po kami. Natuto po akong mag-rap po noong 2014 sa Bicol nung kasama ko po yung papa ko at stepmother ko. Natuto po ako nung simula nung nanonood po ako ng mga 12 po sa GMA, yung mga po sila Glock 9, sila Looney. Kaya nanonood po ako sa mga TV shows. Tapos narinig ko po sila, sila Abra. Doon po akong ginaya ko po yung mga kanta nila. Ayan, bye po. Minsan po, ano talaga eh. Biyernes, Sabado, Linggo lang talaga ginagawa namin. Kasi yun lang po talaga yung araw na wala talaga akong pasok. Ma'am, pwede po ba na magpaalam po sana kung okay lang po mag-rap po? Pang-provide lang sa pag-aaral po namin. Galing po kami ng Montalbanizel. Ayun, kung okay lang po sana. Wala naman po kami gagawing masama. Kakantahan lang po namin sila. Tapos kung ano lang po, may bigay po nalang tulong. Kung okay lang po. Salamat po. Thank you, ma'am. Ayan, simulan ko na. Masa mo, pring. Masa mo. Pwede pa maisuyo po kung okay lang po mag-rap. Pang-provide ko lang sa pag-aaral ko po. Santi doon pa. Ang wala. Sarili ko lang ang position po kasi po eh. Yo! Ang dami na kasing milyonaryo gwapo, magarong sasakyan at may baki na tatlo, nakasuot ng ginto, maraming tao sa sobrang rich, pero niya nakasako, siya ay nakabarong ang asnong pantalon, tapos ang mga babae sa kanya nakalingon. Iba rin pag nakatikim ka ng ginawa, tiyak na ikaw ay hindi magsasawa. Nagsimula po ang kumanta po sa mga bar po noon sa iba-ibang lugar noong 2018 hanggang ngayon po. Pera, pera, puro basihan na lang ay lagi pera. Pera, 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 puro basihan na lang ay lagi pera. Yan po. The rhyme, okay naman. Sumasabay sa kanya, lyrics niya, walang problema. So which is so good. Okay na okay siya para sa akin. Nakikita ko rin siya dito sa amin. Pag nagkumakanta siya sa amin, binibigyan namin din siya para din sa pag-aaral niya. Yung beat talaga, yung ginagamit ko, hindi po talaga sarili sa akin. Bali sa YouTube lang po talaga. Kinukuha ko siya, dinadownload ko yung mga pre-beats, tapos sinasalpakan ko ng mga kanta, sinusulatan ko. Ginagamit ko po talaga ang piyesa, yung mga pang-hype. Yung talagang mapapagiling yung mga tao, papapaindak. Mag-rap po siya. Siyempre po, di mo maiwasan, makulit. Sabi ko, pag ganun, itigil mo na. Kasi, siyempre po, minsan nakainom yung ibang tao. Kumbaga, ako lang po yung nagbabantay sa kanya. Kunyari po, mapapaaway, ako po nag-aawat. Kaya ako po ginagawa po yun para sa pag-aaral ko rin po, sa mga ano ko sa school, ayan, mga kailangan ko sa bahay, syempre sa pagkain, sa pang-araw-araw na rin po. Sa akin ay parang lamang basura. Hanggat may netitirang oras, susulitin ko para sa pag-abot ng bawat ng pangarap ko. Kahit ano man ang sabihin ng iba, huwag kang magpapatinag kahit sa kanila. Yung namamalit sa akin talaga, pangit mag-rap. Siyempre, gumawa rin talaga ako ng kanta para dyan sa ano ko ginagawa ko. Siyempre, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Kahit na anong gawin pang lalait sa'yo,
Takpan mo lang yung tenga mo, huwag mong pansinin sila, isipin mo na kaya mo. Yeah, papasok sa umaga, sa paaralan na bang ako'y nagsusulat ng awit at naglilibang. Mga kamag-aral ako'y pinagtatawanan dahil sarili ko mga obra walang kabulukan. Darating ang pagkakataon na muli ko naman na isa na bawat kong inspirasyon. Dahil pangarap ko, nag-iisa ko na tugon. Maraming salamat, biyaya sa akin ng Panginoon. Nakatulong ko siya to promote the bar eh. Kasi sa ginagawa niya, so siya lang yung gumagawa ng ganyan sa Quezon City. At wala na ako nakita sa every time nakita kami, oh, pumayo yung tao sa bar, pumunta ka doon, mag-rap ka. At least makatulong pa lang sa pag-aaral niya. Kahit ano man ang sabihin ng iba, huwag kang magpapatinag kahit sa kanila. Kala ko parang random lang na nagpupunta-punta, nag-aalok ng something or nang-remost gano'n. So ako, initial reaction ko is to point na lang to someone else. Kasi gano'n. Tapos yung sinabi nga niya na mag-rap siya to support his study. So sabi ko parang ngayon ko lang narinig yun. Kasi marami namang ginagawa eh. Like sa jeep, maraming ginagawa. Nabibigay ng letters sa mga bus. So kanya, iba. Patuloy siya pag-abot ng pangarap kahit ano man ang sabihin ng iba. Okay lang pa, boy. Sa pabo. One more. Suporta! Si Kuya Andrew E. nanonood. Kapaniwala sa iyong ganda ako pala, napatitig sa iyong mata. Sabay natin lakbayin, riparin ng kalawakan. Hindi ka na mag-iisa. Sa inyo po, salamat po. Sana po nagandahan kayo sa composition ko po. Kasi humingi po talaga ako ng tulong po talaga para sa pag-aaral. Pero iba ako sa mga nagmamalimos. Hindi yung sasalat talaga ng palad mo na humingi ka ng pera. Siyempre ako talagang kakanta talaga ako. Ibibigay ko yung ano ko talaga, love ko para sa kanila. Minsan, sandaan, 50. Pero para sa akin, hindi ko naman ito para sa ako yung magpipresyo sa kanila. Ganito, mamayang yun. Salamat. Salamat po, boss. Thank you po, boss. Salamat po, boss. Thank you po. Salamat yan. Sa, ano, keep up the good work. May number ngayon. Asa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bale, 980 po. Ang kinikita ko po, pinakamababa sa loob na isang gabi, ano po, isang mababa, 500, o no? Yung pinakamababa. Tapos kapag ano naman po talaga, pagka mataas yung kinita ko sa loob na isang gabi naman, minsan kumikita ako ng 1,000 to 1,500, ganun. Malaking bagay na po talaga sa amin kasi saan mo po puloting yun. Si Igoy, kumunta ako ni Natay. Nakatira po ako dito sa Felicidad, Centrito Street, dito po sa Burgos Rodriguez Rizal po. Pag-steak? Ngayon lang nakakain na ito ngayon ah. Yoko kasi puro ulam namin dito yun eh. Ang kasama ko po si Tatay Bal po. Siya po yung may-ari po ng bahay po. Tawag ko lang po sa akin kasi Tatay Bal kasi parang magulang na po kasi touring namin sa akin. Tapos magpapahinga muna ako muna, Tay. Tapos na ito. Para mamaya kung hindi mo malam, mag-arakit muna ako. Para may pangkain bukas. Sa kapatid ko to, nandun na sila sa Canada. Siyempre, isip mata ko minsan, napagsabihan mo yan. Ganito ang gawin mo. Lalo na pag merong appointment ka, sabi ko, ahead of the line, sabi ko. Ito po
pala yung ano ko po, kwarto ko na inupahan ko kay Tatay Val. Ayan, one pay po kada upa ko po dito kada buwan. Dito rin po natutulog. Ito na naman, dito ako natutulog. Ito naman po yung jacket ko pag ginagamit ko po sa racket. Kapag po-forma ako, syempre hip-hop po tayo. Yung iba po dito, bigay po sa akin. Yung iba, binili ko po. Ilan na ba ang mga sarili mong composition? Ilang kanta na? Siguro mga nasa 10-7, ganun pa yung gawa ko po. Mga ngamba, di naman kita kapalit sa iba. Pag-usapan natin to. Kasi ako po bilang isang beginner po, di pa naman ako masyadong magaling po talaga sa pagsusulat ng kanta. Sa loob ng sa isang kanta, dalawang linggo. Kapag alam ko madali naman, minsan pinipreestyle ko na kung ano pumapatak sa isip ko. Ayun, nasusulat ko po siya minsan ng ano lang, mga 3 araw, ganun. Ang tema po na ginagawa ko minsan ng mga rap, para sa akin, syempre, isa sa inspirational. Kaya ako po ginagawa yun, inspirational. Kasi ano eh, tungkol din sa buhay ko, kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Kasi mahirap, alam ko na ganito, nagrarap ako sa alisada. Mahirap na mawali sa malayo sa magulang. Yung mother ko po, simula nung bata po ako, hindi ko po nakita nung, ayun po, sa paglaki ko po. Ang nakilala ko lang po talaga, nakita ko po talagang sa paglaki ko, ipapa ko. Papa ko nasa Bicol po. Tapos, kasama niya po yung stepmother ko. Tsaka may isa na po silang anak. Dito siya naging first year tsaka second year. And then, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, umalis naman siya sa amin. So, ayoko lang na ikaw ay nag-aaga nito. Huwag ka nang magtampo dahil ikaw lamang at... Lumaya siya ng month of August 2018. Parang ayaw niya nang mag-aral. Kasi po, umaalis siya dito sa bahay, gabi na. Nag-aano rin ako, baka may mangyari sa kanya na hindi dapat. Kasi dati na ano na siya eh. Napa-trouble siya. Nagkaroon sila ng sagutan ng anak ko na babae. Sumasagot siya sa akin. Parang meaning ko may tampo rin ako sa kanya. Pero para sa amin wala na po yun, tapos na po yun. Simula nung nandito na po ako ngayon, binago ko yung sarili ko, nag-aaral ako. Geno Macdian si Soto, tawagin na lang po sa screen name na J-Plug. Ayan, galing po ng Motel Vercel, very street performer ko. Rapper din ako, susulat ako ng mga rap. Minsan, may hindi po mapahig. Sabi daw, di ko dyan train, ayoko sa'yo. Di kita gusto, doon ka, miss ka. Pera, 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 pera. Nakarilig na rin po ako nun sa mga sinasabi rin po ng mga nagtatanong sa akin. Baka ginagawa mo lang yan para pang shabo mo. Ginagawa mo lang yan para sa pambisyo mo. Sabi ko, sir, bahala ninyong Diyos sa akin. Nakikita niya po yung ginagawa ko. Sabi ko gano'n, nasa akin naman po yung karma. Smoker, babe, kill long. Tapos pa inom-inom, walang pakialong.